message, let's give a big round of applause to all of the aerodynamic and hardworking city mayor, no other than Honorable Mayor Vico Sotto. Sana ay excited po tayong lahat sa ating paglunsad ng pinakabagong programa ng ating lokal na pamahalaan. Ito po yung Malusog na Batang Pasigueno. No, ngayong panahon ng pandemya, nakita naman po natin talagang maraming nahihirapan sa buhay. Ano? Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming negosyo na nagsara. Ang hirap maghanap buhay sa ngayon. Kaninang umaga po, kausap ko nga po si Congressman Roman, ikwento po niya kung paano dumadami ang mga lumalapit sa aming tanggapan na humihingi ng tulong para pambili ng pagkain para sa kanilang mga anak. At yung ano pa lang, yung pag-transfer pa lang, yung paglipat natin patungo sa ano, yung transition natin papuntang distance o blended learning, kasi bawal nga po muna yung face-to-face learning. Napakalaking adjustment, napakahirap na po nun. Kayo pong mga magulang, alam nyo kung gano'ng kahirap at paano'ng nahihirapan, paano'ng challenge ito sa ating mga mag-aaral. Pero nandito pa rin po tayo, kinakaya po natin ang bawat pagsubok ng COVID, ng pandemya, at lahat ng iba pang problema sa ating buhay. Parang araw-araw, minsan parang araw-araw may bagong problema, may bagong pagsubok. Pero kinakaya naman natin at hindi tayo nagpapatinag ng dahil sa isang virus. Tuloy-tuloy na po ito ang katrabaho. Ang lokal na pamahalaan natin, ginagawa ang lahat ng makakaya nito. Ganun din naman sa national, sinakabersi, sa barangay, ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin, ano, para maibsan ang kahirapan, malabanan ng COVID, at matulungan ang mga nangailangan ng tulong. Pero aminin ko po, minsan may pagkakataon talaga na hindi natin kaya tugunan ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. May hangganan din po ang ating pamahalaan, limitado ang resources, limitado ang tao, limitado ang panahon. Kaya minsan, meron talagang magkakataon na pinakapos tayo, hindi sapat yung tulong. Pero nung nag-uusap po kami sa local school board noong nakaraang taon, mga Nobyembre po ito, para budgetan po yung year 2021, yung ngayon taon na po, nag-uusapan po na, sabi namin, ang tinatanong namin nun, ano pa ba yung pwede natin gawin? Ano pa yung pwede natin gawin para mas makatulong pa sa mga nangangailangan? At more specifically, ano yung pwede pa natin gawin para makatulong sa ating mga kabataan na nahihirapan sa kanilang pag-aaral? At nakita naman natin yung ginawa natin kasama ang Division of City Schools natin ng DepEd na pagbigay ng tablet, yung video lesson production, pati yung mga ayuda, yung supplemental SAP para sa mga hindi nakatanggap ng DSWD SAP. At marami pa pong iba, ano, pero ngayon po, nung nakita namin, pinabalangkas namin yung budget para sa 2021, na po kami nakita na nasa humigit kumulang 500 piso para sa bawat estudyante na kada buwan pwede natin budgetan na 10 months. Kasi 10 months po ang school year natin, hindi kasama summer vacation. So, humigit kumulang 5,000 para sa bawat estudyante, para sa buong taon yung pwede nating gastusin. So, ang tanong, saan natin ilalaan yung pondo? Anong gagawin natin na bagong programa o bagong proyekto? Tingin ko, kung kunyari, infrastruktura, papagawa ng bagong building, pwede rin naman, pero hindi naman yun yung talagang kailangan-kailangan ng mga anak po nito, ng ating mga kabataan sa ngayon. Kailangan nila na tulong para tuloy-tuloy yung pag-aaral nila. At alam natin at naiintindihan natin na una, mahirap mag-aaral yung gutom. Unang yung pinakain, hindi sapat yung pinakain. Matalino yung bata, masipag yung bata, pero gutom, wala rin papasok sa utak niya. Pangalawa, may iba naman, hindi naman talaga gutom, pero kulang yung sustansya sa pinakain niya. At alam natin yung kahalagahan ng tamang nutrisyon, lalo na sa mga elementary. Pero hanggang high school, napaka-importante, pag teenager po yan, dapat kumakain siya ng wasto, ng tama, na kukuha yung tamang nutrisyon sa pagkain. Kung hindi, maaaring hindi siya hindi niya makamit yung buong potential niya. Physical man o sa talino man, yung tinatawag na brain development. Baka hindi mag-develop yung brain niya ng ano,
maabot yung buong potential, buong talino nito. Kaya para sa akin po, ano yung pinaka-importanting laman ng mga food pack na ito? Opo, may bigas din po, ano, may noodles, may tuna, at iba pa. Ano. Pero para sa akin po, yung pinaka-importanting nilalaman nito ay yung mga vitamina, yung vitamins, B-complex, yung iron. At para po sa bawat food pack, meron po yan naman na isang box ng vitamins na 1 tablet per day po yung mga mag-aaral natin. Para makuha na, makasiguro tayo na nakukuha nila yung tamang nutrition. Alam niyo, ako po, yan ang sigreto ko, ba't ako tumangkad? Alam niyo, mas matangkad daw kay papa ko eh. Okay, tatay ko, kilala niyo naman po, di ba, si Jimmy Santos. Mas matangkad po ako sa kanya. Dahil po sa vitamins, kahit nung college na ako, nagpa-vitamins pa ako, Kaya ako tumangkad ng gusto siguro, mas matangkad ako sa mga magulang ko. Pero yan ang isa sa important. Kasi yung nilalaman po nito, hindi lang basta ako yung namili o kung sino lang yung namili. Nutrition Council po natin yung namili ng laman nito. Kaya siguradong masustansya at makukuha ng mga bata natin yung tama at sapat na nutrisyon. At dahil po yun nga yung layunin natin dito na makatulong sa pag-aaral, makatulong sa development ng mga ating kabataan, physical man at mental, minabuti po natin na lahat ng bata ay mabigyan. Ibig sabihin, hindi na natin pipiliin. Halimbawa, kung underweight ba yan, malnourished, undernourished. Kasi kadalasan, pag may video program, talagang uunahin mo yung tama naman yun, ano, yung kulang sa timbang o yung mapayat na bata. Pero dahil alam po natin na lahat naman ay talagang nangangailangan dahil sa pandemya, ginawa po natin 1:1. Ibig sabihin, lahat po ng mga mag-aaral natin makatatanggap po ng 1 bag kada buwan. At halimbawa po, 2 yung anak ninyo na naka-enroll sa mga paaralan natin mula K-12. Ibig sabihin, sa 1 buwan, 2 food pack din po yung matatanggap ninyo. Kung 3 po yung anak ninyo, 3 po yung food pack na matatanggap ninyo. Kung 13 po yung anak ninyo, 13 din po yung food pack na matatanggap ninyo. Kaya, sana supportahan po natin yung programang ito at maging maayos po yung distribution natin. Dahil basta't maging maayos lang po, alam ko yung sabi sa inyo, pang-apat na buwan po ito. Tama po ba sabi sa inyo, pang-apat na buwan? O wala pa pong sinasabi? Kasi sa iba sinasabi, pang-apat na buwan. Totoo naman na pang-apat na buwan yung napabiding nga ng lungsod natin at na-order na natin, kumbaga. Pero ang totoo, basta maging maayos po yung distribution natin at nakikita ko naman sa setup ng ating paaralan, talagang magiging maayos po yan. Magmula dun sa kailangan ng pasipas hanggang sa ano, no? Basta maging maayos po yung distribution natin at maging successful yung unang 4 buwan natin, hindi lang po ito para sa 4 buwan. Tutuloy-tuloy po natin ito hanggang next school year, tutuloy-tuloy po natin ito. Kaya magpapasalamat lang po ako ano, sa lahat ng tumulong para maging posible ang programang ito. Siyempre, una na dyan, yung kasama ko sa local school board, sa Mount Evaluate, yung buong division city schools ng Pasig, ang ating mga principal, Sir Torres, maraming salamat po sa tulong at suporta sa ating programa. At ganun din sa lahat ng iba pa nating principals, ano, sa mga teachers natin, pati sa non-teaching personnel natin, dahil sila po yung mga ngasiwa sa programang ito para makasiguro na maganda at maayos yung distribution natin. At siyempre yung SPTA natin na kailangan din po kayo dito para maibaba natin yung tama at wastong impormasyon sa mga co-parents po ninyo. Ngayon, sa panahon ngayon, talagang minsan nagmamali-mali yung impormasyon na nakakarating sa tao dahil kahit sino pwede mag-post sa Facebook eh. Pero sa tulong po ninyo, makakarating sa kanila yung tamang schedule, yung tamang proseso para maging maayos po ang lahat. Kaya ngayon pa lang, magpapasalamat na po ako sa inyo. At lahat ng ginagawa natin, kayo po, pag natatrabaho kayo, una niyong iniisip yung mga anak ninyo. Tayo sa lokal na pamahalaan, ganun din po tayo. Ang una natin lagi iniisip yung kabataan natin. Kasi sila po yung susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Sila po ang kinabukasan at pag-asa ng ating lungsod. At basta't napapag-aral ng mga anak ninyo, ang mga kabataan, ng maayos, ng maigi, at hanggat natutulungan natin yung mga kabataan na ito, nagagabayan natin sila, natututukan natin sila, sigurado pong hindi mawawalan ng pag-asa ang ating lungsod. Sila po talaga ang pag-asa natin, sila ang pinabukasan natin. Kaya gagawin natin ang lahat para hindi matigil ang kanilang pag-aaral at makamit nila ang kanilang mga buong potensyal
Kaya supportan po natin ang programa ito. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you, Mayor, for such a heartwarming message. The next part of our program po is the ceremonial launching of Malusog na Batang Pasigueno. Maybe call on at least three parents po na akyat dito po sa stage. Please assist, sir, please. Sino po yung... Akyat po kami dito po sa stage. Mga kagandang-gandang bisita po kay Mayor Vico Sotto at ating si Ma'am Ebalo at Ma'am Karolina at yung kay Sir Victor ng ating po ng taga-division. Sa hanay po ng mga magulang ng SPED, malaking bagay po sa amin yan. Lalo-lalo po sa mga sitwasyon natin ito. Sa sitwasyon natin itong pandemic na to. Kasi hindi basta-basta itong sitwasyon na nangyari sa buhay natin, lalo sa mga magulang natin na walang mapagkukunan. Kaya siguro, ang pwede pong masabi namin ay malaking bagay at maraming salamat po sa pamahalaan po ng Pasig na ito po ay naibigay sa atin, lalo na itong sitwasyon na sinasabi ko ako. At bilang po ang ulitin ko lang po, ito pong suporta namin na sinasabi po na sir ni Mayor Vico. Tutulong po kami sa para maipabot sa ating mga magulang yung itong biyaya na binibigay po ng pamahalaan ng Pasig para hindi po tayo magpagulo. Hindi ka to ng ibang lugar na pulot lang ng pulot. Kung ano na ibibigay, kukunin yung para hindi para sa kanya. Kaya siguro sa ating mga magulang, na kung ano yung binigay sa atin, para sa atin, tanggapin natin. Huwag po tayo kukuha ng hindi para sa atin. Para lahat po ng magulang natin at mga estudyante natin, ay makatanggap din na kahit na papaano. Kaya ulitin ko, maraming salamat po sa pamahalaan po ng Pasig. Thank you.
Pasig News Update.